Ang kasaysayan ng gera sa Afghanistan ay isang bagay na nais nating maunawaan na lahat. Kailangan natin tingnan ito mula sa nakaraan at kasalukuyan. At pagkatapos ay maaari tayong magkaroon ng ideya kung ano ang hinaharap para sa Afghanistan, kung meron nga ba. Manatili ka lamang para sa mga susunod na minuto. Noong 2001, sinalaki ng puwersa ng Estados Unidos ang Afghanistan at 20 taon na ang lumipas. Ang US ay humiwalay at ang Taliban ay tila malakas kesa dati at nakontrol nila agad ang 85% ng bansa. Noong 1879, sinalaki din ng Soviet Union ang Afghanistan at tumatras din sila makalipas ang 9 na taon. At ang rehimeng pinaglalaban nilang mabuti ay bumalik sa lahat na halos nagsanhi ng pagbagsak ng Estado bago ang Soviet. Sinalaki din ang imperyo ng Britanya ang Afghanistan sa 3 magkakahiwalay na okasyon at sa bawat pagsalakay, bigo silang masakop ang bansa. Sa ngayon, ang Afghanistan ay may napakaliit na populasyon na mas maliit pa kaysa sa California. Ito ay isang teritoryo na mas malaki pa kaysa sa France. Kung paano ang isang maliit na bansa na ito ay nagagawang lupigin ang milisya mula sa 3 makapangyarihan na bansa, ang sagot dyan ay talaga namang marami. Subalit, magsimula tayo sa pinakaprangka na sagot at pinaka-obvious na kasagutan. Ang geography ay isang pangunahing kadahilanan. Sa tunay na kahulugan, ang mga hangganan ng Afghanistan ay napasok sa pamamagitan ng makapangyarihang mga dayuhan na higit pa sa isang siglo ang nakakaraan. At ang mga maliliit na populasyon na ito ay binubuo ng 14 na magkakaibang mga pangkat at pangwika ng mga tribo. Marami sa mga ito tulad ng Uzbek, Tajiks at Pashtuns ay sumasabay sa mga hangganan ng bansa. Ang mga artificial na hangganan na nilagay ng mga taga-kanluran daan-daan taon na nakakaraan ay nangangahulugan lamang na maliit para sa kanila. Ang mga Pashtuns ay binubuo ng hindi bababa sa kalahati ng populasyon ng Afghanistan ngayon. Subalit, ang 2/3 ng mga ito ay nakatira sa kalapit na bansa ng Pakistan. At habang sila ay tunutuning na minorya, ang hangganan sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan ay tumatawid sa Pashtuns area at sa makatawid ay hinahati sa 60 milyong mga katao sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga hangganan na ito ay napagpasyahan ng Imperyo ng Britanya noong 1893. At hanggang ngayon wala kahit isang gobyerno sa Afghanistan ang nagpatibay dito. Imagine kung sa Europe ang Poland ay nahahati sa pagitan ng Germany at Russia. At imagine ang isang pader ay tinayo sa gitna kung saan nakatira ang mga Poles. Malinaw naman na ang mga Poles ay tatawid sa hangganan at hindi papansinin na naghahati na pader upang makita ang kanilang kamag-anak at mga kaibigan. Sa Pashtuns, ganito din ang kanilang ginagawa. Ang lugar ay nakapalibot sa napaka-rural at napakahirap gumawa ng anumang pagpapatrolya. At dahil dito, naging madali ito sa mga Pashtuns insurgent na mag-operate sa lugar na may kakaunti lamang na pagtutol. Nakagagalaw din sila sa pagitan ng dalawang Pashtuns area sa Afghanistan at Pakistan at magsasama sila at babangon muli mula sa anumang pag-atake o pag-aresto. Mayroong higit na 135 na no-crossing points sa pagitan ng dalawang bansa at ang mga Pashtuns ay naaawa sa mga Taliban. At dahil dito, ang border na ito ay isa sa mga pinakamapanganib sa buong mundo. At bilang resulta, noong June 2021, ang Pakistan ay nagtayo ng opensa at agad din umepekto para maiwasan tawiran ng hangganan. Ang mga tawiran ay restricted lamang sa 16 na crossing points. At ito ang pagsisimula sa kung saan imposible talaga masakop ang Afghanistan. Kapag titignan mo ang mapa ng Afghanistan ay nakasarado. At para makakuha ng access at makasupply ang isa, kailangan mong subukan lumikha ng isang ugnayan sa isa sa 6 na nakapaligid ng mga bansa. Ito ang Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, China at Pakistan. Kahit na makalampas ka sa mga borders ng mga bansang ito at makarating sa Afghanistan, makakasalubong mo naman ang malupit na lupain sa bansa. Kahit na ang Afghanistan ay nasa pinakamaraming kontinente sa buong mundo, ang bansa ay palagi nakahiwalay, rural at underpopulated dahil na din sa mataas sa bulubundukin ng Hindu Kush na kung saan makikita mo ang ilan sa mga pinakamataas sa bundok sa planeta. 75% ng buong lupain ng Afghanistan ay itinuturing na mabundok at kalahati ng bansa ay may taas sa 2,000 metro na kung saan mataas kung tatanungin mo ko. Ang matataas sa bundok na ito ay kumikilos bilang isang pader sa maraming paraan kaysa sa isa. Tumutulong din sila upang mapanatili ang mga mananakop sa isang tabi at paghiwalayin ang mga pamayanan sa loob ng kabilang panig. Gayunpaman ay naging isang hamon ang pagdadala ng mga supply sa iba't ibang mga lugar. Marami mga lambak na sigsag sa Afghanistan. At lalong mas mahirap maglakbay mula sa isang bundok patungo sa isa pa. Sa loob ng libu-libong taon, ang iba't ibang mga pamayanan ay tila napupunta sa kanilang magkakaiwalay ng mga pamayanan sa bukid at individual na mga tribo. At dahil sa ginagawa nilang to, ay mayroon na lamang kakaunting natirang Afghan patriotism at nationalism. Ang anumang central government ay hindi magkakaroon ng tsansa dahil na din ang mga nakatira sa lambak ay pinamumunuan at pinamamahalaan ng sarili at hindi ito magkakaroon ng ibang paraan.
Ang anumang anyo ng national unity ay pinangungunahan ng karamihang dayuhan ng makapangyarihan. Subalit, nais na sakupin ang mas malaking saklaw. Isang halimbawa na dito ang Soviet at kamakailan lamang ang mga Amerikano. Ang namumuno sa Great City ng Kabul ay maaaring magbigay ng patakaran at magpakita ng otoridad sa buong kaharian tulad ng Roman Emperor. Subalit, hindi niya talaga kayang ibigay ang batas sa lahat ng mga principalities, tribo at angkan. Ang sinumang mananakop na papasok sa Afghanistan ay lalaban sa parehong domestic issues. Ang geography ng Afghanistan ay hindi talaga kaaya-aya sa mga centralized authority. Ang pagpapatupad ng iyong otoridad sa Afghanistan ay nangangahulugang kailangan mong malaman ang isang paraan upang ilipat ang iyong mga kasundaluhan sa makitid na mga bundok na kung saan mapangarib na lugar kung saan maaari kang ma-ambush. Ang daanan na ito ay nagsisilbing isang checkpoint sa buong Afghanistan. Ang pagkontrol sa daanan at bundok na ito ay nangangahulugan na nakontrol mo ang buong bundok at lambak, at ang pagsabotahe sa mga supply ay maaaring tumagal ng araw, linggo o mas matagal depende sa kung gaano katindi ang sitwasyon. Nang salakay ng Soviet ng bansa, ang Mujahideen Defenders ay sinalaki ang Soviet convoys sa pagdaan nila sa mga daanan na ito at tumakas pabalik at nagtago sa mga kuweba nang sila ay pinaputokan na muli. Sa ilang mga araw ay nagtagumpay sila upang harangan ang buong kalsada sa loob ng maraming mga buwan o kahit sa mga taon. Ang town of Khost sa malapit sa hangganan ng Pakistan ay sinara mula sa buong bansa para sa buong panahon ng gera ng Mujahideen Forces. Ang tanging paraan lamang upang makakuha ng supply ang gobyerno ay sa pamamagitan ng himpapawid. At para sa mga Amerikano, ang parehong pass ay nakakaapekto sa kanilang paggalaw. At ang Khyber Pass na kung saan ay ang pinakamadaling daan sa pamamagitan ng Hindu Kush sa pagitan ng Indian Side at Central Asia. Ang landas na ito ay ginagamit ng libo-libo mga mananakop, mga ngalakal at mga misyonaryo. At ito ang pinakamosi strategic na lugar upang mahawakan ng buong lugar. Sa isang punto, halos 80% ng lahat ng NATO at US supplies na dinaan sa buong Afghanistan ay dumaan sa lugar na ito. Ito ay lubos na kakaiba. Dahil ang karamihan sa sandata at armas ng mga Taliban ay dumadaan din dito. Alam ng Taliban kung gaano kahalaga ang Khyber Pass at lalo na sa mga Amerikano. Kaya't ito ay isang mahalagang target para sa pagsabotahe. Noong 2009, pinasabog ng Taliban ang kulay na nagresulta sa pagsara ng buong daanan. Napilitan ang mga Amerikano na idaan ang kanilang supply sa tatlong mga bansa sa Asia. Sa mga taon bago ang gera, ay sinubukan ng gobyerno ng Afghan na bumuo ng isang pabilog na highway para sa pagtatangkang ikonekta ang mga pangunahing sentro ng ekonomiya. At dahil sa walang katapos ang mga digmaang sibil, hindi na kompleto ang highway. At sa oras ng nasakop dito ng mga Amerikano noong 2001, 50 kilometro lamang ng kalsada ang naaspalto para sa bansa na mas malaki kaysa sa puwersa. Ito talaga ay hindi maganda. Ang kawalan ng kalsada ay humantong sa mga mountain communities na malayo sa isa't isa. Naging isang bangungot din ito para sa pag-transport ng mga supply ng US troops at Soviet Union na nauna sa kanila. Ang paglikha ng isang network ng kalsada sa Afghanistan ay lalong mahirap dahil sa malupit na bulumbundukin na lupain. Ang cold winter weather ay dinudurog ang mga umiiral ng mga kalsada at ang mga sabotahe mula sa Taliban at iba pang mga rebelde ay hindi rin nakakatulong. Ang pagbuo at pagpapanatili ng kalsada ay nangangailangan ng security workforce at pag-unawa sa ecosystem. Kasing dami ng 5 milyon dolyar bawat milya sa isang bansa. Ang isang average na tao ay kumikita lamang ng 500 dolyar sa isang taon. Ito ay isang pinakamahirap at hindi gaano maunlad ng mga bansa sa buong mundo. Ang mga construction ng isang solong milya ng kalsada sa Afghanistan ay mabubuo sa pinagsamang kita ng 9,800 Afghanis. Malinaw na ang pagpapondo ay dapat na magmula sa ibang bansa na ginagawang madali upang lusubin ang Afghanistan. Ang sistema dito ay kahit na madali sakupin ng Afghanistan. Ito ay napakahirap na hawakan. Ang tanawin ay malaki at lumilikan ng oportunidad para sa mga rebelde at mga Taliban upang magtago ng mabisa. Ang paglipat ng mga tropa at mga supply sa pagitan ng mga bundok ay karaniwang mahirap at nagiging madaling target para sa mga gerilya. Sa kabilang panig, ang relasyon sa kalapit na Pakistan ay komplikado sa mga Pashtuns na kung saan ang mga rebelde ay maaaring tumawid at muling magtipon nang walang gaanong oposisyon. Ang daloy na nag-aalisang suporta, pera at lakas sa kabila ng hangganan ay mahirap na ihinto sa paligid ng mountain passes at nangangailangan ng kooperasyon ng Pakistan na hindi masisiguro. Ang sentralisadong patakaran ay mahirap ding ipatupad sa labas ng Kabul. Ang pagbuo ng bansa ay imposible dahil ang konsepto ng isang bansang Afghan sa iba't ibang mga etniko ay hindi isang bagay na nakikita nila bilang isang tunay na mahalaga. Ang sistemang kolonyal sa Afghanistan na idinidikta ng British sa higit sa isang siglo
ay isang pangunahing dahilan para sa katatagan ng Afghanistan. Subalit, ang Afghanistan ay hindi unstable kahit nasa pamamagitan ng British colonial standards. Sa nagdaan na 43 taon, ang Afghanistan ay nasa patuloy na pakikidigma at ito ay isang komplikadong kwento. Ito ay isang estado ng revolusyonaryong komunista na nagpapatupad ng atheism nang sa isa sa mga pinakakonserbatibo na reliyon sa bansa. At pagkatapos ay dumating ang pagsalaki ng Soviet Union, 3 mga digmaan sibil, at pagkatapos pagsalaki ng mga Amerikano at NATO, at malapit nang matapos pagkatapos ng halos 20 taon. Ito ay isang marahas at pinakakontrobersyal na hidwaan sa 20 at 21 siglo. Kinukuha lamang nito ang isang maliit na bahagi ng salungatan at paraan na pag-metamorphosize ito sa mga nakaraang taon. Ilan lamang ito sa mga daylan kung bakit ang Afghanistan ay imposibleng masakop. Kung nagustuhan mo ang video, mag-type ka lamang ng komento. Babalik agad kami dala ang isa pang nakamamangang video para lamang sa'yo. Para sa higit pang content, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.